Magandang araw mga OMGs. Kami ulit ang inyong makakasama ngayong Sunday Gospel Reflection na ito. Ako ulit si Jay Mangusad at ang aking asawa na si Anna Mangusad. So ngayon ay nasa 4th Sunday of Lent na tayo, no? Halfway na tayo. Papunta sa Holy Week. Bilis, napakabilis. So ngayong 4th Sunday of Lent ay tinatawag din na Laetare Sunday or ang ibig sabihin ay Rejoice Sunday. Yeah. Ayan, so ang ating gospel for today ay galing sa John chapter 9 verses 1, 6 to 9, 13 to 17, and 34 to 38. Napakadami, napakahaba. Medyo nabulol ako. Kung nagsimba kayo, mga OMGs, kung nakapagsimba na kayo ngayong Sunday, napakahaba ng ating gospel ngayon. Mm-hmm. No? Pero it is more popular sa ating lahat as one of the gospels performed by Jesus Christ. Mm-hmm. Yung pinahiran niya ng mud, clay, yung mata ng isang bulag. At nakakita ito. Aha. So, itong gospel na ito ay may nire-reveal sa atin. Yeah. Which is an important aspect ng mission ni God. At ano ito? That Him being the light of the world. Yes. No, so, imagine, no? Pagka, syempre, yung bulag na yun, since birth, bulag siya, diba? Bulag siya since birth. Oh, so, pagka-heal ni God, ano yung unang-una niyang nakita? Syempre, light. Light. Which, si Jesus si yan. Jesus. Ah, napaka-romantic. Napaka, yeah, tama. So, yun ang alam nating lahat, no? Mm-hmm. And, let's hang on to that, no? As we go further with our reflection na si Jesus ang light. Siya ang nagbigay liwanag sa kadiliman, no? If you actually read or listen to the gospel once again, towards the latter part, umabot na sa point na yung mga tao na nagpapalibot dun sa blind man, yung mga Pharisees, yung community, na-shock. Of course, syempre, masya-shock sila kasi they've known that this man is blind his entire life. Mm-hmm. And suddenly, nakakita. And konting background din, alam nyo mga ko-OMGs, nung araw, kapag pinanganak ka na meron kang sakit, kahit anong sakit, ibig daw sabihin nun, no, yun ang kaalaman nila, yun ang realidad nila nun, ibig sabihin nun, nagkasala ang iyong mga magulang. No? It's a very dark truth, very dark reality na pinaghahawakan ng mga panahon na yun. And here, suddenly, isa man, nakita. So, parang gulong-gulo sila, no? Yung mga Pharisees even mentioned na hati sila. There were those who believed, and there were those who did not believe, no? Kasi nga, for the longest time, ang kanilang paniniwala, ang kanilang realidad ay ganun. Nagkasala, madumi siya, hindi siya part ng society. So paano ngayon? Challenge sila. Ngayon na nakakita na siya, paano na? So, tayo mga ka-OMGs, I think it is also good for us to reflect if we, no, were in there, no, during those times, ano kaya? Maniniwala ba tayo pag pinakitaan tayo ng katotohanan? Kasi minsan sa ating buhay, marami tayong realidad. There are realities in our lives that we believe to be true. And we are reminded suddenly, or no, not reminded. We are revealed, no, the truth through the gospel. Even ngayong Sunday na ito, baka nagsimba kayo, may truth kayong na-receive. May pagmamahal kayo, may light kayong na-receive from the gospel, from the homily. Ang tanong mga ka-OMGs, sino tayo dun sa mga Pharisees na yon? Tayo ba yung nagbubulag-bulagan? O tayo yung naniniwala? Okay. So, dahil nasabi ko nga ngayon na rejoice, no? Ang ibig sabihin ng Laetare Sunday is rejoice. So, let us rejoice today. Let us rejoice for the gift of faith na nag-enable us na mapakita ang reality ng kingdom of God, which is what? The gift of faith, gift of salvation, diba? Na mangyayari this coming week. Holy Week sa Easter. Napakagandang way for us to be prepared for this coming Easter season. So yun lamang mga ko-OMGs. Maraming salamat ulit sa inyong pakikinig ngayong Sunday nito sa aming short reflection. So hanggang sa muli, ako ulit si Jay. At ako si Anna, isang mapagpalang Lenten season. Sa inyong lahat. Paalam!